And ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when ye will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. And this know, that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not suffered his house to be broken through. Be therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even unto all? And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Baysabay, dalawang verse, hanggang 44, ready, go. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he had. Diyan na lang muna. Let's pray, Lord. Mga salamat sa mga salita, Panginoon. I pray na kami po ay matuto. Makita namin ano bang faithful servant, Panginoon, and wise servant. Maging target din namin to, Lord. Goal namin. Na maging ganun kami, I pray na kayo magpala again ang mga sala sa mga bilang namin, sa mga bisita, and sa mga nabigyan ng Bibles, Panginoon, na wa ay pahalagaan lang bagay na to, yung salita. Alamin, basahin, mahalin, Panginoon, at isagawa. So, ilang po, Lord, kayo magpala sa aming umaga. Mga salamat kahapon sa success and safety. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka ko po na po. Good morning sa lahat. Good morning po. Title natin ngayong umaga po ay definitely hanggang hapon na po ito, no? So, title natin, Who then is that faithful steward? Nasaan na ba yun? Verse 42. Ah, 41. Nasaan na yan? 42 nga. Yan. Who then is that faithful and wise steward? Sa Tagalog, sino ba yun na matapat at matalino, pantas na, ano yung steward? Itama na natin yan, ha? Alam nyo naman, English yan. Alam ko, Pilipino tayo. Hindi steward, ha? Though, tanggap niya sa mga Pilipino, steward. Kasi yung stewardess. Alam na. Sa English talaga yan, steward. Stewardess. Stewardess din talaga tawag doon. So, stew. Kasi alam niyo yung beef stew. Beef stew. Yan. But actually, stew yun. Stew. Pag steward. Parang yung word, parang wala nang ano. Wala nang vowel. Steward. Sabihin nyo nga. Steward. Okay, ha. Simula ngayon, ha. Wala nang steward dyan, ha. Steward. Ang isang steward, ay ano lang po yan, ay katiwala. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan. Depende kung ano man yan. Yung mga driver, na walang sariling sakyan, so pinagtiwala sa kanila yun, pumasada ka dyan. Nakakalungkot minsan yung iba dyan, pag bibigay na naman ng boundary. Hindi sa yung sakyan eh, ganun talaga. Naintindihan nyo ba yan? Ganun talaga. Pag pinagkakatiwala? Ano nga bagay pinagkakatiwala? Bahay. Sa kasambahay. Very good, di ba? Pag bahay, sabi nga sa inyo, yung mga mayaman, lagi nasa labas, parang may-ari yung ano eh. So, tama yun. Anong hindi mo dapat gawin doon? Siyempre, linisin mo, huwag ka mag-anakaw. Okay? So, pero may nakita tayo sa YouTube, ganun, di ba? Inakawan. So, pati yung bata, inahampas pag wala yung magulang. So, pinagkatiwala sa'yo, ano pagkakatiwalaan ka dapat? No? Steward. Ano pa? Pera. Sinong nagkakatiwala sa pera? Bangko. Bangko.
Sino nagtitiwala sa bangko? Tayo? Sino may pera dito sa bangko? Kita nyo na. Ako meron minsan, pagkatapos ng ano, ubos agad. So anyway, hindi, totoo rin yun, no? Nagkatiwala mo sa kanila, kikita ka ng konti, pero yung tax mo mas malaki. Oo, oh, totoo yan. Kaya matalino kayo. Gamitin nyo na lang sa tama. Saglit lang ang buhay natin. Okay? So bira mag-advise sa inyo ng ganyan kasi di nila alam eh. Ano yung nagkakatiwala? Matama rin yun. So isipin, dapat di mo makawala. So do kailan lang, di ba? Nangyari sa video ba yun, sa BPI. Di ba? Nawalan. Pero na-correct naman. Kasi mga numbers na lang sa computer eh. So, yun, dapat ang kaya nilagay mo yung pera mo doon kung meron ka man. Imagine nyo, may pera kayo ngayon. Magkano bang ano? Gusto, nilagay mo doon yun, di mawala yun dapat. Dapat tutubo pa nga. Pag malaki kasi yung lagay mo doon, tutubo na malaki. Kaya naman ako sabi sa inyo, hindi tumutubo kasi wala eh. So, yun, nagkatiwala ka doon, di mawala dapat yun. Ano pa? Saan? Ano may example ng pinagkatiwalaan kung sino? Isa-isa yung kaya natin. Yung hapon naman to eh. Anak. Ano ba? Nagkatiwala yung... Pinagkatiwala sa inyong pang-anak. Okay, pinagkatiwala ka ng Diyos ng anak. Kaya yan, mga bata, ha, tandaan nyo to. Kaya lagi natin sinasabi, huwag kayong mag... Huwag kayong magloloko, huwag kayong fornication, tawag dyan ha. Kasi uso yan sa ngayon, di ba, sa kahit saan ka. Nakikita mo lang sa probinsya. Kaya nga siya, may natanong ka. Kasa ka lang, hindi naman ano yun eh. Pag hindi nag-church, hindi ako turuan. Kaya minsan ka, nahihilo ako minsan pag tinatanong ko, sino bang kapatid mo kanyan? Ang gulo, ba't ano nangyari? Kasi yung iba natatawa na lang sila doon. Pero hindi maayos yun. Alam din nila yon. Sa Bible, isa lang lalaki, babae, walang bakla. Sa lalaki, babae, yun lang mga normal na tao. So mag-aasawa yan, mag-produce ng anak. Ganoon na maayos sa pamilya. And then, ano gusto ko sabihin doon? Ayun, so tama, pinagkatiwala. No? So kaya ngayon, yun, kaya mga loko-loko, yung mga gusto lang sarap, di ba? Masarap naman talaga yan. Gawa ng Diyos yan eh. Para hindi huminto yung ano ng tao. Pero, lumalim agad tayo ba eh. Balikin natin mamaya yung mga simpleng bagay muna. Ayun, pinagkakatiwala. Pera. Ano? Magkakatiwalaan ba kayo? Anong pinagkatiwala sa inyo? Pag pinagbantay ka na stall, baka naman ikaw yung kumukupit. Ay! Ano ba yan? Anong binibenta nyo? Lahat. Lahat. Lahat ng pika-pika. Ayan, so, aminin ko lang sa inyo. Kasi bata pa kami, dati meron kami, ano, tindahan. Ito si mother. Si mother dear. Nasa abroad si daddy, di ba? Alam mo naman, hindi naman kami masyado na-trained kasi. Eh, sa paggutom ka, ba't nauubos yung soft drinks dito? Sino may tindahan din? Nabagay, nanay naman namin yun eh. Pero hindi pa rin dapat, di ba? Kaya nga nagtunda, para kumita. Ito, may tindahan sila, di ba? Di ba? May alak pa nga, di ba? Anyway, hindi naman sa kanila yun eh. So, huwag ganun. Ayan. So, huwag yung kukupitan. Kasi pinagkatiwalaan kayo doon, pati pera, pati inventory, eh lalo na pag binibenta nyo, cellphone, mahal niyan, di ba? Alala ko tuloy yung binila namin ng ano, cabinet. Bumili yung cabinet niya, Santa Lucia. Mga loko-loko pala yung ano doon. Ginagawa nila, pinupuslit nila. Hindi ko na lang inano kasi pinabaya ko na lang, di pa naman pasto, tsaka inobserbaan ko lang ba. Ang ginawa nila, kami nakikinig dyan, Santa Lucia, yung mga tao niya dyan. Sa appliances sa loob, sa baba. So bumili kami ng appliances, binabox yun eh. No, sir, kontakin na lang kita dyan ha, para i-assembly namin dyan, mabait pa eh. Nung in-assembly, di dumating. Oh sir, nandito na pa yun. Sige, assembly lang kayo na. Oh sige, mabait eh. Tinitingnan ko, ba't may ibang parts dun ha? Hindi naman yung sa akin.
Yung pala may pinupuslit na. Eh magandang klase pa. 'Di ba? So yung gagawin niyo na. So di ka pag na ano 'yun. Hindi lang si Sante 'yun. Kulong ka pa. Hindi ka pa makakaroon ng trabaho pag na ano yung ano mo. So yung nagtiwala yung mga yung store sa kanila, ninanakawan yung store. Ano pa ba? Nagkakatiwala sa iyo. So yeah, marami to eh. May oras naman tayo. Ano pa? Ano pa yung nagkakatiwala sa atin? Mamaya na yung mga spiritual tsaka yung mabibigat. Yung mga ano lang muna. Ha? Kapatid. Anong pinagkatiwala sa kapatid? Babantaya mo, di ba? Yung maliliit, Sophia, si Shana, si Reggie, ah, si Edgy. Si Richie, kasi Edgy, Richie, yan. Si Jared. Gatiwala sa inyo, bantayan nyo, pag sinabi bantayan nyo, hindi nyo papaluin o something. Napahamak nyo, binabayaan nyo, si Aiden kahapon, takbo ng takbo dun sa ano eh. Lahat pala sila, no? Makulit talaga yan, pero pag ikaw yung katiwalaan ka ng kapatid, bantayan mo, mamatay yan. Gusto mo ba yun? Gusto nyo ba yun? Ano pa? Ano pa yung mga nagkakatiwala sa atin? Sasakyan. Sasakyan. Sinong nagkatiwala? Bakit sa kanila nagkatiwala? May nabanggit ko kanina, di ba? Driver ka. May kita ka. Asin ko suwi mo yung ano. Ngayon, yung iba dyan, naasar nga pag di ko may kita sa taxi. Kaya nakita niyo yung mga taxi natin, di ba? Kasi ginagawa ng taxi company niyan, bahala na sila doon kumita, kaya iahataw nila yung pag nabangga, takbo na lang sila. Kasi nila kaya yung bus, ano yun eh, bayaran. So, pero kung alam nung may-ari yun, di ka kung loko-loko, di ka pag, ano yun, dadrive-in doon, di ba? Ano pa? Gawaing bahay. Actually, medyo focus tayo sa material kasi ano yun eh. Itong nag-usapan natin, katuloy yung pera, sasakyan, bahay, ano pa? Ha? Delivery. Delivery. Ganun din. Inventory din. Mga produkto. Ay, nabanggit ko kanina. Ano pa? Mamaya na yung pamilya. Saeng. Pinagkatiwalaan ka ng bigas. Ito, si Tagaluto to si Brad eh, no? Banggitin ko na lang. Yung iba, hindi lang basta magtiwala sa ingredients. Yung iba naman, gusto mo siyempre maayos yung pagkakaluto. Yung isa, yung iba naman, tuturuan ng tao. Tuturuan ng tao, may yung ano muna, nagluluto ka, may budget yan eh. Di ba? So ito ba, ilan ang makapakain ito? Di ba? Pag napag-atiwalaan ka, binabudget mo yan, hindi yung basta ka na lang, ano, na budget dyan. So pera-pera din kasi. Ano pa? Yung ano, pastor? Ano ba? Babae sa lalaki. Oo. Tapos, para may ano ka, may confident ka sa sarili mo. Yung parang kayo, magsama-sama tayo sa isang lugar, kailangan, okay, iwala ka. Pagkatiwala mo, ikaw pagkatiwala ka kita, naiiwan kita dyan. Okay, very good. Sa pamilya ko, na babae ang anak ko, kaya akong tiwala sa'yo. Yes. Kailangan pa, nasistima. Okay, pupunta tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Kaya ka niya ngayon. Okay. Punta tayo dyan ha, sa pamilya, sa tama-tama yan. Ha? So, isa na lang na example. Ano? Material lang muna. Basta yun, sasakyan, bahay, pera, especially, pera. Yung ating kalimutan, trabaho. Di ba? Kasi ganun kayo, nagtatrabaho kami doon. Alam mo, meron nagmamanage siya. Huwag mabayaan yan. Kahit isang unit lang yan, sistema yan. Kaya may tao dyan, binabayaran. Dapat maayos yan, di yan, sasabog. Ganun kami sa trabaho, ganun din kayo. Teacher, dahil teacher dito, yung nurse. Na, kumikisay na pala yung ano. Sandali lang, eh, ginagawa pa ako dito. Kaya pagkain. Yung mga loko-loko, dinuduraan. Baka pag nabuisit ka, oh. Eh tayo naman, sarap na sarap tayo sa Paris, di ba? Eh naasal na pala yung ano doon. Yung mga nagtitiwala sa'yo, driving, ganun din yan. Pero hindi na steward yun eh, tiwala na pala yun. Doon tayo sa stewardship, ibig sabihin, binigay sa'yo yan, may expectation sa'yo,
Gawin mo dapat yung dapat mong gawin at huwag mong dapat gawin yung hindi mo dapat gawin. Yung sabihin ng stewardship, yan, manager sa ano, sa business. Pagkata natin ngayong umaga lahat yan sa kahapon. Okay, so pasok na tayo sa minabanggit kanina. Ito yung mas matitindi pa to eh. Sa pamilya, tao yan. Okay, pinagkakatiwala sa iyan. Babagusok tayo sa church mamaya. So ayun, yung asawa mo, pinagkatiwala din yung anak sa'yo. Siya magtatrabaho, iniwanan ngayon yung anak sa'yo. Anong gagawin mo dyan? Hindi, Facebook na lang ako. Kumain naman na siya eh. Yung mga kaluluwa, napaka-importante niyan. Turuan mo yan. Huwag yung maging tamad. Bastos, baka yung asawa niyong lalaki, pagod na pagod sa ano. Hindi nyo malang tinuturuan yung mga anak niya na galangin yung tatay nila. Diba? At hindi nyo, pinagkatiwala sa inyo yan. At doon, doon naman kayo na kay Brother June, totoo din yan eh, bago tayo pumunta sa church. Kahit saan pa yan. Kahit sa amin po sa kumpanya, mayroon kami tinatawag na Ang tawag doon, bud? Yung kinalaman sa ano. Kasi kahit sa trabaho, kunwari, tao mo, kunwari, manager ka, tapos tao mo, babae. Yung sabi ni bud kanina, ang tawag doon, bud? Sexual, ano yun? Sexual harassment. Eh, ganun sa amin. Talagang pinipirmahan namin yun. Kasi nga, pag ano, nangyayari talaga yun sa opisina. Kung nangyayari sa probinsya yan, kahit saan, lahat ng tao, ganyan po yan. Normal lang, lalaki, gusto babae, babae, gusto lalaki, at lahat gusto ng pera. Ganyan po yan eh. Position, ganyan. So kaya sa amin, alam na yan, eh, maisira ang business natin dyan pag tayo ay magkakagulo-gulo dyan sa ganyang bagay. Amen? Namaya tayo sa church. Sa business kaya, pinapirma kami, may mga example pa sa amin ba, di ba? Kung ganun din sa inyo. Para talagang hindi ka makakalus, so talaga naiintindihan mo, nagtatrabaho lang kayo doon, hindi kayo kailangan mag, di ba? Kung gusto yung mag-asawa, sige, pero, lalo yung boss, na tao, yung, walang ganun dapat. Yan, para alam nyo rin, professional ang tawag dyan. Ibig sabihin, yes, normal na lalaki sa babae, pero ang expectation natin dito, ilagay nyo sa ayos. Gusto yung mag-asawa, doon ka sa labas. Professional ka pag sa trabaho, huwag mong, oy, ano ka, naliligaw ka sa akin, di ba? O sige, gawin mo tong trabaho ko. Yung mga ganun ba? Nangyayari kasi yun. Kaya ganun din sa, sabi ni Kuya Jun, sa bahay daw. Di ba? Totoo yun eh. Kaya nga naman ako, talagang particular ako dyan. Kasi, kaya sa amin, ganun ang setup dito. Ayoko ng katulong, ayoko ng, kasi di ba, yung mga panood mo, ganun, di ba? Yung si Raul, yung classmate ako nun eh. Ngayon, puro Bible verse na pinopost. Hindi ko nalang pinansin, pero mayaman eh. Mga seaman dati ngayon, mayaman na. Pinost ba naman sa Facebook yung katulong na parang pinaglalaro anong amo lalaki? Matutuwa ka ba doon? Kaya hindi ko kilalang ano, sinabihan ko eh. Sabi ko, loko-loko ka pala eh. Alam mo yung mga ano nating Pilipina pa, di ba? Tayo mga Pilipino. Ang daming, though hindi nga tama yun eh, pero yung iba, walang kapitan. Puputin sa abroad, domestic helper. O, di, kung binabastos mo yung kapwa mo, ano, I think nag-aindema tayo. Kaya nga, hanggat maaari din, mga babae, huwag yun ang gawin din yun. No? Pero yung iba naman, ewan ko, siguro yung itsura nila, walang magkakamali. Pero still, hindi maganda. Okay? Tama yun, sa trabaho, sa bahay, kaya yun, sa setup namin ganun dito, kahit mahirap kami nang maglinis nito, kami lang, at least walang ano. Kasi pag may ibang tao minsan, ganun po yan. Nakaka-relate ba kayo? Hanggat maaari. So ngayon, talagang setup nyo ganun, mag-ingat na lang. Pero hanggat maaari, kung magaling ka nga, naintindihan mo yung ganyang bagay, gusto ko ng katulong eh. Okay naman, pero siguraduhin mong walang mangyayaring milagro, yung sabi nila. Amen? Amen. Nagkakasira-sira dahil dyan, lalo sa, punta tayo sa church. Ito yung institution na tinatag ng Diyos, dapat ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Pag dito nangyayari yan, o di lalong mahirap, di ba? At nangyayari sa mga pastor, misa, may, yung iba naman chismis lang, pero iba, baka totoo din. Inabanggit ko sa inyo na yung pinakalaan ni Pastor dito yun, yung sina Cognita ba tayo?
Kasi pinangalanan ko din dito yung si Sinimbad. Si Mayabang. Hindi. Okay naman yun sa ganung bagay. Si ano, yung si Sauko. Joey Sauko. Tandaan niyo yan. Pero kaibigan na Abante yan. So nag-adultery na. Nag-adultery na yung pastor niya. Nag-adultery din siya. Pastor pa. At ang pinatulan pa, member nila. So maganda ba yon? Kaya yung mga pastor din na marunong, talagang, kaya pinapangalan kasi sobrang na yun. Lagpas na yun. Parang anong pari niya na Catholic Church na ganun. So again, hindi masama naman yung lalaki sa babae, di ba? Pero ilagay mo sa ayos. Asawa ka dapat, isa lang, yun na yun. Amen? Napunta tuloy tayo sa ibang lugod. Kasi tama rin yun, pinagkatiwalaan ka ng Diyos yan, sa church. Alam nyo, ganun po yung pastor. Kaya para alam nyo rin ha. Pag pastor ka, medyo may access ka sa mga, yan, mga tao. Babae, lalaki, bata. Ganyan po yan. Kaya maraming ganung churches, hindi nag-iingat, either hindi nag-iingat, o talaga sira ulo. May mga ganung pastor din na ano. Hindi mo alam kung nasira siya nung andun na siya o matagal na. Sa US, ang daming ganyang case. May yaman, bandang uli. Yun, ganun yung mga pare. Ganyan kasi yan, yung mga pang-abuso. So anyway, napasok lang yun. Hindi talaga yung topic. Pero pag pinagkatiwalaan ka ng tao, yan, ng mga kasama sa bahay, sa church gen, dapat ang pagkatiwalaan ka. Mas mabigat po yan. No? Kasi punta tayo kay Nabad naman yun. Pinagkatiwalaan ka. Ano ba yung sayo? Anak din, no? So, yun. So, ayusin mo. Hindi sa'yo yan. Hindi yung anak mo. Hindi sa'yo yan. Hindi mo yung ginawa. Bigay ng Diyos yan. So, ngayon, isipin mo yung dapat sa kanya. May karapatan din yan. So, mapabuti tayo banda muli. So, ganun din yun. Kaya pag nakakita ng pamilya, maayos yung pamilya. Kasi tinuruan ng gusto yung anak. Masaya ka din bilang magulang. Gagalangin ka niya, bandang uli. Masaya yung pamilya din nila. Okay? Kabaliktaran, parusa. Amen? So kaya banggitin ko na yun, hindi ako makarecover din. Kaya tama rin yan. No? So kaya sabihin na rin natin dito, ganyan tayo. So, isa sa mga nagpapasakit sa ulo ng pastor, kung tayo dito, ngayon again, sinasabi sa yung walang masama, mag-asawa, ilagay nyo sa tama, tamang tao, tamang lugar, tamang panahon. Amen? Amen. Ikaw po lang, may kutoksuan na, di ba? So, okay, walang masama dyan kung ilagay nyo sa tama. Ganun talaga yun eh. Amen? Amen. Darating kayo dyan. Kaya nga iba sa inyo, kaya inaano natin. So, alam natin yung bagay, hindi naman tayo dyan takot on something. Ilagay nyo lang sa lugar. Amen? Amen. Siguraduhin nyo na yung bagay na yan, alam nyo na, lalaki sa babae, sagrado yan, dapat kasal muna kayo. Huwag kayong mga maggumay sa mga loko-lokong sa showbiz, sa Hollywood na ginagawang laro yun. Amen? Amen. Alam nyo, itindihan nyo na, Julia, di ba? Kahit ganyang kabata. Oh. Okay, so nagtiwala sa iyo, again, pera, steward ka dapat, ikaw yung bahala dyan. Ganun sa bahay, ganun din. Pag pinagkatiwalay sa anak mo, babantayan mo yan hanggang matuto yan, hanggang makapagsarili. Ganun sa business, ganun sa trabaho, ganun sa business, nabanggit ko na. So yun, nag-isipin natin yung steward, ha? Taga-pag-alaga, taga-servant. Tingnan natin dito. Para strictly ano tayo? By the book. Steward. Pati pronunciation, tignan niya. Steward. Bagal niya pa. Okay, ah. Ang pangit na steward. Okay. Definition 1. One employed in a large household or estate or to manage domestic concerns such as supervision of servants, collection of rents, and keeping of account. So, yung entry na to, definition to, medyo specific na siya ngayon. Ako, yung binanggit ko sa kanya na generic yun. Kasi kahit ano ka pa, katiwala ka pa rin ng kung sino, di ba? Hindi naman sa'yo lahat yan. Kahit anak ka, pinagkatiwala ka sa sakya, mag-drive ka doon,
Huwag mong babangga yun. Pinagkatiwalaan ka dun eh. But ito specific, yung term niyan sa mga, sa household daw. Yun nga, kasi parang katulong, ganyan yan eh. Parang manager na rin dyan eh. So medyo talagang manager ka dyan. Pero yung mga bagay na ano lang, hindi ganun ka professional. But still, importante. Amen? Amen. Ano pa? So banggit ka lang sa church din. Ganyan po sa church. Pag medyo lumalaki yung gawain, may mga pinagkakatiwalaan. Ah, simple lang, sasakyan, ba't ikaw yung taga-sundo? Ano yung mga dapat muna namang bantayan? Bukod sa sasakyan, ganun din. Yung nabanggit kanina. May mga siraulo daw sa US, ng mga kwento-kwento lang, pero hindi ka mag-totoo din eh. Kasi susundo eh, may babae yung sinundo. Diba? Yung lalaki, siraulo. Kaya dapat yung basta maano din. Ano yan? Tinitingnan mo na gano'ng klase yung pinagkatiwala mo ng sasakyan na susunduin, member. Kasi e naman may anyan, ano yan, nagsusundo lang dyan, mga member lang din, eh, tito niya rin yun. Walang problema, di ba? Kasi pag matino nga eh. Kaya tayo naman, pag matchag tayo dito, baka may siraulo makapasok dito. Ganon tayo dito. So kasi pinagkatiwala sa atin yung mga bagay na yan. So ganon din yun. So nabanggit ko lang yan, ha? So yun. So actually mga ano to, yung mga sensitive yun pag pinagkatiwala ka ng bahay, di ba? Kahit yung mga business, yung kinainan natin kahapon, sa palagi yun, sila ba yung may-ari nun? O syempre hindi, di ba? Yung nag-invest doon, mayaman yun. Bumili ng lugar, pinatayuan. Then ang tatambay na doon, yung mga pinagkatiwalaan. Yan. So, nakikinig ba kayo? Yeah. Darating at darating sa inyo yan, so, ang ganda sa Bible, nilalagay natin sa context. Okay? Kaya, again, sabihin ko sa inyo, ako, kung lumaki ako sa church, ang saya ako kasi mga konsepto na ganito, bata ka pa, inaaral mo na eh. Ako dati, masa church na, 20 na ako eh. So, pero, nakahabol naman. Anyway, so yan ha. Ano sabihin naman ng servant? Anong pinagkaya ba ng steward sa servant? May pagkakapareho kasi pareho silang tagapaglingkod. Pero pag steward, madalas meron niyang either, yun nga, bahay, sasakyan, yun yung nagit kanina, bahay, di ba? Pag servant naman, medyo generic, basta naglilingkod ka, okay? One that serves others. So kaya yung iba, sinasabi, yung mga police, pinaglilingkodan tayo, tama rin naman yun. Pero actually, pinaglilingkodan nila yung boss nila. Which is, sa pag-gobyerno kasi yan, ang boss nila, tayo dapat. Ganun din yan. Pag naglilingkod, nagtatrabaho. Nagtatapat. Ano pa? Pag sinabing faithful, ano yun? Para lang sa mga bago. Pag sinabing tapat, faithful, steadfast in affection and allegiance. So, itong mga term na to, kaya mahirap to kasi medyo generic din. Simple. And yet, ginagamit sa maraming bagay and therefore, parang minsan naging komplikado. Kaya sa mga naging loyal, faithful, tama yun. Ibig sabihin, pag sinabing faithful member ka dito, anong sabihin nun? Madalas ka umaattend, halos dapat, halos lagi. Kasi nga, tapat ka eh. Sa Catholic, yung tinatawag nyo, mga devoto. Tama rin yun, kasi maling church yung napuntahan nila. Pag sinabing loyal ka sa friend mo, ibig sabihin, hindi mo aawayin, tutulungan mo kasi friend mo eh. At hindi na faithful. Ito, given with strong assurance. Ginagamit din sa Bible to, pag sinabing faithful word. Ano yung sabihin nun? Sabihin, laging totoo yan. Hindi kayo, ano, minsan, managbasa ng Bible, mali pala. Hindi, salita ng Diyos yan, laging totoo yan, laging tapat at totoo nga. So ganun ka rin, pag sa tao naman, totoo ka. Pag may sinabi ka, pag manluloko, di ba ganyan yan, pag namubudol, okay, kikikita tayo minsan. Minsan siya lang pala yung kikita, ikaw pala yung pagkakitaan. Di ba? Hindi ito kaibigan at hindi ito faithful. Okay, hindi na yung faithful. True to the facts, to a standard or an original. Sinabing faithful copy, itong King James, kaya tayo puro King James tayo dito. Kasi alam nyo mga siraulo, tsaka mga ano ng demonyo. Isa sa mga isirain nila, Bible. Kasi pag sinira nila ito, maraming malilito na. Akala mo, Catholic, Bible din yung Catholic, ha? Bible din yung Mormon, eh. Bible din yung Muslim. Ha? Ah, so hindi naman sa Diyos, hindi eksaktong sa Diyos. Kung nga, 50%. Okay na ba sa yung 50% right? Kaya madalas example dyan, tubig eh. Mayroon akong tubig dito. Purong-puro to, pero pinatakal lang ng tubig sa kanal. Konti lang, patak lang. Malinis ba yun?
Ganun lalo ang Bible, binabasa mo, nagtitiwala ang galing sa Diyos yan, may halo palang mali. So yan, another example yun. Ang sabihin ng faithful, pag sinabing faithful, kung ano yung tama, ganun din kinopya. And therefore, yung kopya ngayon, walang pinagkaiba sa kinagkopyahan. Amen? Amen. Topic lagi natin dito yan. So ano pa? Last na lang, wise. Ang tama, marami tayong mga bago dito, basics tayo. Amen? Amen. Ang sabihin ng wise, sabihin, matalino, sabi dyan, characterized by wisdom, marked by deep understanding. Hindi yung tipong kahapon, di ba, nilatag ko doon. Plano ko naman talaga yun sa halahala, sana maging may pasto dito, para di na pupunta dito, napakalayo. Pero hindi basta-basta yun. So, inisa-isa ko rin, mabilis lang. Magpasto dapat. Lalaki. Okay? Ang dami nang babagsak agad dyan. So, mga liberal ngayon, di ba? Ang dami ngayon, pastora, di ba? Tama ba yung pastora? Wala sa Bible nun, na inimbento lang nila yun. At specifically, sinabi sa Bible, ang kababaihan, pag nag-aaral salita ng Diyos, tahimik! Okay, mag-amen. Iba, ganun eh. Oh, iba. Kasi pag nag-amen ka daw, parang inaanam yung opinion mo. Pero ako, hindi ko naman tahimik. Pero totoo rin yun eh. May point din. But anyway. So, paano ako mapapasto kung kailangan daw sa Bible, tumahimik ka dahil babae ka. Diba? So, maling-mali, pero may mga ganun. Dami dyan. Pastora dito, pastora dun. So, hindi sila wise. Saan ba tayo? So, iniintindi mo dapat. Okay? Ngayon, napunta tayo sa pastor. Kaya, nilatag ko kahapon, paglalaki ka, pag gusto mong pastor, walang problema dun. Maganda nga yun. Kaso, i-fulfill mo yung mga requirements. Okay? Faithful din. Ano, lalaki, may asawa, may anak. Mga anak nila, hindi addict. Mga ganun ba? And then, marami pang iba sinabi doon. So, pero isa doon, wise din. Kailangan naintindihan mo yung salita ng Diyos. Sabi doon, up to teach. Hindi ka lang marunong mag-aral, dapat alam mo kung paano ituro yan. Mga pastor, hindi ka marunong ganyan-ganyan. Maraming ganun na baptism, pero in a way, nakakaano naman, pero nahihirapan. Kasi sinasabi sa atin ng Bible, eh, pambira kung mahihirapan ka rin lang, hindi, matapang ako eh. Mag-aral ka muna. Amen? At pag nakita mo parang hindi ka ayon doon, maawa ka naman sarili mo tsaka sa ibang tao. Amen? Ganun din, kung wala akong anak, ba't kaya wala akong anak, di ako binigyan ng Diyos? Eh, gusto ko magpastor eh. Hindi lahat ng gusto mo tama. Amen? Anyway, prudent, wise, evidencing or hinting to the possession of inside information. Iba na yun eh. Pero may kinalaman pa rin. Ibig sabihin, may naintindihan ka na makakabuti. Okay? Ah, sige. So, ngayon, introduction pa rin tayo. Meron kasi tayo din mga, ano, bilisan ko lang yung isa sa mga na-preach natin dito. Maganda yung ano eh, outline. Haba lang. Anyway, yung title po nun, last year lang, 2 years ago lang. Sino man dito na noon? July 3, 2002. 22. Dito ka na ba noon, Brad? Kailan ba yung pinanganak? Ah, pinanganak. Kinasal, 2023 na? Last year lang? Hindi. 2022 siguro. Ah, tama. So, 22. Kayo lang, no? July 3 kayo, Brad. Ito, sakto. Ito yung day na binaptize kayo, Brad. Ang preaching natin doon is Who Will Commit to Your Trust? Naalala nyo ba yan? Subtitle, Being Faithful as a Steward. Maghapon po yan. Part 1 and part 2. Ito po, bilisan ko lang ha. Ang title natin, Who Will Commit to Your Trust? Sino magkakatiwala sa'yo? Yun ang tanong. So, dapat tapat ka. Magkakatiwala ka ng bahay, ng pera, ng trabaho, ng anak, di ba? Ganyan po yan ha. By the way, pag maliligaw ka, kunwari lang, si Kenneth. Kunwari lang, ako na lang. Kunwari lang si Jared. Ang bata, kunwari lang. Ah, mainig ka, mamulit. Kunwari lang si Jared. Eh, isa lang babae kong anak eh. Maliligaw si Jared kay Shana. May karapatan ako bilang tatay, di ba? Hoy!
May trabaho ka ba? Di ba? May commercial lang gano'n sa dati yan. Yung panahon namin ngayon, wala na ata eh. Commercial lang pag-ibig yun. Ano yung pag-ibig? Yan. May trabaho ka ba? May ano ka ba? May bahay ka ba? Sabi nung tatay doon sa ano eh. Ano sabi ng lalaki? Meron po. Actually, wala. Pero may pag-ibig member siya. Kaya maging pag-ibig member na kayo. Amen? Hindi naman lagi. Pero nakakatulong din yun. Amen? Asan na ba ako? Yeah, so, ang title natin noon, Who Will Commit to Thy Trust? Sino magkitiwala sa iyo sa Tagalog? Subtitle, Being Faithful as a Steward. Dapat tapat ka. So, ano yung mga points natin dito? Ano na lang? Biblical examples of faithfulness. So, sino yung mga nakita natin tapat sa Diyos na dapat natin gayahin? So, una ang Panginoon. The Lord Himself. And then, Jesus Christ. And then, ano ba to? Faithfulness to God. Ba't naging ganun? Ah, tama. Mga example lang naman to eh. Ang Diyos mismo, tapat. Ikaw lalo. Okay? And then, rewards to the faithful. Nakita natin, pag faithful ka, may rewards ka. Ang haba pala nito, no? Yung panglima naman, faithfulness is keeping the covenant with God. Medyo sabog-sabog pala to, ha? Matero naiintindihan natin. So, pag ikaw ay tapat, kung ano yung kasunduan, sumunod ka. And then, warning to the mga points lang pala to, no? Faithful, warning to the unfaithful. So, marami yan. Mamaya, meron din tayo niyan. So, pag ikaw hindi naging tapat, sabi ko kanina, nang nakawan mo yung boss mo, kulong ka na, ang tawag po dyan is qualified tip. Okay, tandaan nyo po yan, natutunan ko yan. Ako yung nag-ministeri sa mga nasa prisoner, no? Mga, ano yan? Mga kulong. Anong kaso nito, sir? Qualified tip. Sabi, naku, hindi makakalabas yan, hindi makapagpiansa yan. Mabigat yun! Kasi iba yung nagnakaw ka, kunwari ka na sa mall, nagnakaw ka ng, anong nangyayari sa mall. Alala ko yung classmate ko tuloy, sapatos. Lukon-lukon. Paano nanakaw yung sapatos? Ginawa niya, sinukat niya, bandang huli, umalis na siya. Lukon-lukon din eh. Nagsisi naman daw siya, pero huwag niyang gagawin yun ha. Ano pa yung nanakaw? Isa ko naman barkada, ball pen. Yun, nagsisi rin siya kasi mayaman sila yun. Nagnakaw ball pen, wala lang, trip lang niya. Eh, nahuli siya. Tinukutosan daw siya nung ano. Eh, yaman niya, yung hiya siya. Pina, kaya ko nang bumili nito eh. Ba't ko nasabi yun? Lalong huwag niyo nanakawan, boss niyo. Nako, qualified tip tao dyan, mabigat yan. Kasi pinagkatiwala ka nga dun eh. Ba't kita magkata, nanakawan mo lang ako? Diba? So, anyway. Sino ba ako? So, meron tayong sub ano dito. Where and why faithfulness or fidelity is important. Kasi number one, where? So, dapat sa lahat eh. Business at trabaho sa career. So, ito ine-expect lahat yan ng lahat ng tao sa ibang tao. Kasi kahit hindi mo sila unit sa amin, laki kasi ng kumpanya namin eh. Pero pag alam kong ikaw yung in charge sa security, kunwari, dapat alam mo yan. May security guard, hindi ako ang boss mo. Pero pag sinabi kong, sir, meron itong ano, parang yung kay Trump na naman. Alam nyo nangyari kay Trump? Nagsisisiya na sila ngayon kasi, pero ba't walang bantay doon? Kayo yung ano dyan, kayo, nagsisiyan sila ngayon. Kasi kahit din nila boss si Trump, dapat gawin nila yung trabaho nila. At least bantayan mo, walang killer doon. Amen? Amen. Yeah, pag may nagluto din, walang lason yan, di ba? Hindi yung panis, di ba? Pag nakita mo panis, ay, naku, patay. Napakain mo pa sa tao yun, kung masira chan yan. Tuloy ko lang ha. Ano pa, saan importante? Sa business, sa career, sa work. Ito expected sa lahat ng tao. And then, kailangan din yan in trying times. Lalo na, pansinin nyo to ha. Kunwari, nagbaha dito. Nagbaha na dito dati. Kung kailan may problema na, sakunan na, saka pa magnanakawan yung iba, di ba? Salim na tulungan mo na lang. Kaya buti nung naundoy kami dyan, talaga sinarado namin lahat eh. Nung wala rin naman kami gamit doon. Pero buti nakasarado yung gate. Kaya pag di nakasarado yun, yung TV mo, andun na. Sabagay, sira na siguro yun. Yung sopa mo, andun na. So wala nang nakawan. Ganun din kahit saan. Ano pa? So napasok din doon in faithfulness, service to the Lord. Lalo na. Yan ang pinag-usapan natin eh.
Kaya especially sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya galit na galit tayo, huwag kayong magulat. Magalit na galit ako sa mga false teacher. Kasi napakahirap, turuan mo sa mga tao kung ano yung sinabi ng Diyos, tapos bababuhin mo pa. Pagkakakitaan mo pa at maraming gumagawa niyan. Nabanggit din natin dati yon. And then, nabanggit din kanina sa mga relationship. Okay? It makes the relationship rewarding pag ikaw ay napagkatiwalaan. So imagine nyo na nga lang ako, late ko rin ito natutunan sa buhay. Malibasa, di ako katulad yung lumaki sa church. Pero yun naman, alam mo naman yun, na hindi mo lulukuhin yung babae, di ba? Lukuhin ko kaya itong si, sino ba dito? Kunwari si Jamie na lang. Pag nakita mo si Jamie sa school, kala mo, chicks lang yan. Ay, chicks, oh. Liga, mapogi nga ako dito. Anak yan ng usino, hindi mo alam. Mahal yan, binabantayan, tas ikaw. Di ba? Kaya huwag kayong manunod na ng ano. Kung manunod man kayo ng Hollywood, alamin niyo yung mga bagay na to. Okay? Huwag niyong gagayahin yan si... kung sino man yan. Okay? Sabi ko ba yung gusto sabihin doon? Yan, so importante yan. Kaya ganyan, pag maliligaw ka, sigurado yun ka, kaya mo rin harapin yung tatay niyan. Ganyan lagi yan eh. Nanindihan niyo ba yan? Amen! Ha, ikaw? Nasa edad ka na rin, di ba? Ngayon kasi, ibang tatay kasi, mahina rin. Eh, kahit na, di ba at least? Nanay, tatay niya, kaibigan niya, hindi ikaw yung tipong... nga, kaya may gulpihan dyan, di ba? Pag ano, nagkalokohan, di ba? So, ingat, kasi pagkatiwala ka. Anyway, sana ako, sa church, ganun din. Kaligtasan, no? Tapusin natin yan. So, ngayon, sa atin naman ngayong umaga at hapon, characteristics of a faithful and wise servant naman tayo. Yun ang focus natin ngayon. So, medyo sabog-sabog yun, pero natutunan din tayo doon last year. So, ngayon, kaya nabanggit dyan, ang nag-usap dito, kasi sa buong chapter na to medyo mahaba eh. Pwede tayo kukuha ng points. Ang nag-usap dito sa ating title, si Jesus and si Peter actually. Actually, sinasabi ni Jesus to sa lahat. Eh, nagtanong pa si Peter. Sabi mo sa amin lang o sa lahat? Papalagay nyo? Kaya nga na-record yan eh. Ngayon, pinag-aaral. So, sa lahat yan. Okay? Kaya anyway, yan tayo 9 points. At meron na akong ilang minutes na lang, 15 minutes. Hatiin ko na lang to, yung first three na lang muna. So, characteristics of a faithful and wise servant, alamin natin ano yung meron sila. At dapat ganun din tayo. So, iwasan natin yung unfaithful, yung mga tangasyong-asyonga, huwag nating gayahin. Yung mga wise and faithful, ano ba yung mga katangian? So, number one, parang kahapon to, parang pareho eh, no? So, kahapon ang point number one natin, ganun din. Nasabi ko dun kanina, sa kahapon, sa alaala, dapat alam mo yung salita ng Diyos, aralin mo! Kaya yung mga estudyante na hindi nag-aaral, ang sakit sa mata niyan. Lalo kayo, public kayo. Kami, mag-private kami, yung magulang nila na may visit lang pag hindi nag-aaral yung anak. Eh pag sa public yan, buong ano yan, lahat ang nagbabayad ng tax. Alam nyo ba yun? Kaya mag-aaral kayo, libre naman to eh. Kaya nga libre, may nagbayad pa rin dyan. Amen! So, yung nag-aaral sa public dito, taas kamay. Taas. Stephen this year, Stephen din. Oh. Nabanggit ko talaga. Pag naaalala ko, public school, ako, hindi naman nag-iinit ulo ko, pero, kasi taon-taon po, nag-bayad kami ng tax dito sa property namin. Sabi ko, my brother, anong kano, ano nyo, tax nyo? Wala pang 2,000. Pastor, ikaw, anong tax nyo? Nasa 6,000. Ba't kano? Sinurse kami nakalagay doon something na yung pala, nakupo tayo sa public school. Kaya masama loob ko pag di nag-aaral yung mga nasa public school. Amen? Amen. Kaya sabi dito, ito po yung kwento dito sa verse 1 lang. Dito, in the meantime, when they were gathered together in innumerable multitude of people, in so much they trod upon one another, he began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. So, ano yung characteristic ng mga faithful servant? Sa palagay niyo ba, lahat ba nakikinig kay Jesus? Kaya yung mga nakikinig sa kanila, una sa lahat, sinasabi niya, mag-ingat kayo. Huwag kayong tanga-tanga. Hindi lahat na may hawak na Bible, pakikinggan nyo. So, pesa, ang daming ano, nakikinig kay Kibuloy. Oh, siguro, lingkod talaga ng Diyos yun.
No, kahapon ka lang pinanganak. Hindi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, mag-ingat kayo dyan. Especially yung mga Pharisee niya. Kasi yung Pharisee niya, mga hypocrite yan. Sinabi na dito, which is hypocrisy. Merong itong mga bagay na to na kailangan mag-ingat kayo. Alam nyo dapat na yung mga yan, mga mapagmalaki yan. Kunwari sila yung spiritual, likod ng Diyos. Yung pala hindi. So yan ang number one. Kung kayong pagkakatiwala, nag-steward kayo, dapat maingat kayo. Number one, aware of the wiles of the enemies. Punta tayo kanina sa bahay, pinagkatiwala ka ng bahay, iniwan mo. Kasi meron kayong ano, happy-happy kayo. Di ba? Eh mga anak ko, hindi mo masyado napag-iwanan niya ng matagal eh. Ay, ganun, pinagkatiwalaan ka sa bahay, panganay ka, o alis kami ni nanay mo, magmumul kami, unod kami sinin. Basta matagal, mawala kami buong araw, ha? Eh, si Stephen, kunwari, ah, tagal pa naman yun, punta muna ako sa SM. Nilak ko naman yung gate, eh. Eh, mga magnanakaw, nagmamatsyag yan. Amen? Amen. Kaya nga magnanakaw, eh. Ganun tabaho niya, talagang nanakawan ko nga to. So, una dapat kung tapat at mapagkakatiwalaan ka, alam mo yun na mayroong kalaban. Pinagkatiwalaan ka ng ano, bike. Pinatakbo mo kung saan-saan, may mga tinik pala doon. O di butas. Ay, sorry ha. Hiniram ko yung bike mo, wala ka na dyan. Ano pa? Nasakyan. Oh. Hindi ko alam, sorry, hindi ko alam. Mayroong pala doon bato eh. Eh, dapat alam mo yun. Ano pa? Teacher ka. Oh. Kaya naalala ko tuloy mga kilala ko. Pag marunong talaga yung magulang, ganun eh. May mga magulang doon talaga nagtatanong yun. Babayad kami, tapos dito yung anak namin, tapos ganyan na naman. Diba? So isa, yung mga bata, di ba? Lalo pag public na naman, doon pa napahamak. Ano yung nabalitaan natin dyan? Ganun din. May sa amin dati, may nagiinuman pa din. Pero bihira naman. Sa public daw marami talaga nung ako'y nag-college yung kwentuhan ng mga ano no. Nako. Ganon. Hindi na pagkatiwalaan. Ngayon, pag ikaw nga yung ano doon na pagkatiwala sa bahay, lahat ng mangyayari kung saan diyan, sa daddy meron silang ano doon, syempre pag malaki na yung ano mo, uuwi si pastor, buti dito at bahay lang eh. Pag meron sa yung sariling property na doon, sino magbabantay noon? Aso lang. Syempre may tao 'yun. Di ba yan pala sa alala, di ba? Oh. So, anong gagawin mo doon? Huwag mong pababaya, baka masunog pa yon. Mga naglalaro kayo doon. Ano, si Alan J, maglaro nga tayo ng ano? Huwag okay, mo pinagkatiwala ano, sisiguraduhin mong intact yon, secured. Amen. Pero dito, spiritual eh. Kaya sila, alam nila, may trabaho sila, mga disipulo sila ng Panginoon. Dapat alam mo na may mga kalaban. Alam mo dapat, di pwede, ay may ganun pala, may nakaw pala, meron palang ano dyan, sumasabog pala yung LPG, ano? Meron pala dyan mga mambubudol, di ba? Kahit sa pag sa mga jeep, may mga namang malimos dyan, okay lang sana kung ganun lang, eh paano kung mahablutan ka na, hindi mo alam, di ba? So dapat aware ka na may mga wiles. Pag sinabing wiles, ito po yung mga panluloko ng kalaban. Kaya dapat, kung pagkatiwala ka, dapat alam mo yan. Okay? So ano pa? Yun na muna. Number two. Sa 2 and 3, sabi nito, for there is nothing covered and shall not be revealed, neither hid, and shall be not known. Therefore, whatsoever have spoken in darkness shall be heard in light, and that which you have spoken in the ear, in closet, shall be proclaimed in the house. Sa Tagalog, lahat daw sinasabi ni Jesus, lahat ng kahit itago mo yan, malalaman din yan eh. Ito mga anak natin, misang kala mo, parang makakaloko, di ba? Eh, alam naman nila na, paano mo nalaman? Eh, alam ko yan, kung ano man yan, di ba? Yung? Kaya mo siya. Okay. Asa na ako? Masabi dyan, ngayon, alam mo na lahat ng kahit itago mo yan, malalaman din, malalanta din yan. No, ngayon, kaya lalo doon yung mga sinasabi mo, kahit pa sinabi mo yan, kaya mga, again, yung mga magnanakaw,
Madalas siya, kunwari, sinong nanakawan niyo, kunwari, kunwari, boss niyo, nanakawan niyo. Kayo-kayo mismo mag-uusapan na rin. Kailan ba darating si boss? Para saan ba ito? Malalaman niyo ba? Ganyan, dyan nag-uumpisa yan eh. Kaya dapat pag ganyan, sumbong niyo na agad. Hindi niyo alam kung bakit andun siya. Ngayon, kahit magkakapatid kayo. Ay, nabasag yung ano. Nabasag ko, kunwari. Sabihin natin yung pusa. Sabi ng Panginoon, malalaman lahat yan, lalo pag matalinin yung tatay mo, sinong boss mo, alam yan. Nabanggit yung bad ka niya, sa smart na, yaman na, di ba? Ang daming magnanakaw din doon. Biruin mo yung mga card, pinoposlet. Kasi pag nag-inventory ka, hindi lang SIM card, yung walang bayad yun, yung mga load. Dati. Eh, ganun ngayon sa IT ngayon, pag electric na yan, sabi yung mga voucher din, di ba? May mga ano yan eh, may mga monetary value. Sabi dyan, huwag ka sinungaling ka eh, kasi lahat siya malalantad. Kaya number two, na karakteristik ng isang tapat na maglilingkod, una, alam niya yung mga magnanakaw dyan, alam niya yung gawa ng mga kaaway. Kasi kung hindi mo alam yan, hindi ka magkatapat. Hindi ko naman gusto manakawan, eh, hindi mo, binanta yan eh. Hindi ka tapat, nakitindihan niyo ba? Kung tapat at matalino ka, dapat alam mo na yung mga gawa ng kalaban mo. Okay? So number two, dapat alam mo yung mga mindful of the facts about your master. Hindi nyo ba yan? Hindi mo lahat, pero pinapaalam nyo yan eh. So kunwari, pag ikaw ay taga nagbabantay ka ng tindahan, alam mo, dapat kilala mo si boss mo, ayaw niya, ano yung alam niya, ano yung ayaw niya, para saan ba yung business nyo, para ba yung tindahan, para saan kaya yan? Para? Kumita. Ay, yung boss ko, tinitinda tong ano, tinitinda yung libo. Ano yung tinda niya? Kunwari, barbecue yung tinda ng boss ko is ano? Kano ba barbecue? Ano ba? Kikiam. Magkano benta? 5 piso. Okay. Eh, magkano lang ito sa palengke? Para nga kumita, walang masama doon. Dapat alam mo yung ginagawa ng boss mo para magawa mo rin yung dapat mong gawin. Huwag mo chichismis, alam nyo ba? Ganyan yan eh. Dahil ikaw ay tagapaglingko, dapat alam mo yung mga bagay about your master. So, punta tayo sa Diyos, lalo ito sa Diyos kasi ito eh. Ano yung bagay dito na dalawa? For there is nothing because alam ng Diyos lahat yan eh. Kung matapat ka ngayon, matalino ka, magnanakaw ka ba? Hindi naman niya malalaman. Alam niya yon. At kaya kung hindi mo alam na alam niya yon, magnanakaw ka, hindi ka magiging wise, hindi ka magiging faithful. Okay? Kaya pangalawa naman, sabi dito, ganun din. Kahit itago mo yan, pati sinabi mo yan, hindi naman niya alam na sinabi ko yun eh. May mga nakakarinig sa'yo. Ako din, isang tingin ko lang sa inyo, alam ko na yung mga karnal eh. Alam niyo ba yon? Hindi naman eh. Alam ko yun. Hindi lahat. Pero, yung pag absent, late, tapos iba na yung tingin mo sa iba, hindi ka nakikipag-usap sa iba. In a way, alam ko na yung kalagayan mo. Alam niyo ba yon? Lalo ang Diyos. Amen. Kaya sabi dito, mag-ingat ka kasi yung sinasabihin mo na sa darkness, marinig yun sa light. Ibig sabihin, malalantad din yan. At lalo na kayong sinabi mo sa, pag sinabi closet, parang maliit na kwarto yan eh. Yan daw ay mapapahayag sa housetop. Ibig sabihin, mababalitaan na ibang tao. Kaya, again, kung ikaw ay nagtatapat ka na rin lang, magtapat ka na ng tuloy-tuloy yan. Hindi yung, para kang merong ang tawag dito, tinatago. Iniisip mo anong pwede malaman ng boss, and anong yung hindi. Diba? Iba, ganun. Kaya minsan, ang kala mo, sipag, ang linis. O, ba't inaayos mo yan? O, ba't inaano mo? Yung pala, nagtatago na pala ng ano nga. Yung ano yung mga nagpo-puslit na pala. Parang nabagit kayo sa kanina Santa Lucia. O, sir, ganyan. O, sir, wag mo naman ano to. Ano yan? Ba't may ganyan? Ah, sir, wala to. Kaya, sinisilid, no? Yung pala, nagnanakaw na pala. Malalaman din yun. Ngayon nga, yun ang nakalimutan ko lang kasi hindi pa ako ganito. Hindi pa ako ka-vigilant ngayon. Kaya dati, kung para sa ngayon. Ngayon, kung dapat pala, nireport ko agad yun eh. Di ba? Yun ang di ko naisip dati. Na ano ko lang yun, na napansin ko lang, loko-loko to ah. Pero dapat nireport ko yun para mapalis na, maturuan din. Di ba? Ganon din kayo pala, by the way. Ganon pala gagawin nyo ah. Yung sabi ko na sa inyo, kunwari, si... Kunwari lang, si...
Kunwari lang ha. Kunwari si Christian. No, bait naman to. Kunwari lang si Christian ay ilang taon na ba? 20. Ilang taon na si Tricia? Ay. Ilang taon si Tricia? 17. Yung bata dito. Kunwari si... Ilang taon na si ano? Sandra? 15. Si Julia? Got 12. Ang bata ko. Kunwari lang ha. Kasi nangyari ito sa isang church doon. Nalaman ko pa kasi nagkakakwentuhan ha. Basta parang yung isa, di ba? Alam nyo ata kung sino, di ba? Parang 20 na siya. Nililigaw niya, 13 years old lang. Nung tinanong ko, hindi naman 13 yun, magpo-40 na yun eh. E di 13 nga. Ang tanda mo na, papatol ko. Hindi naman masama yung lalaki. Oo nga, kaso may disadvantage yun. Tapos yung kwento pa, nung parang yung magulang ay, alam mo na, pag may mga bata ganyan eh. Pag dinagabayan ng magulang, lolo-lola lang ganyan. Hindi, ano yan, madaling take advantage yan. Intindihan niyo ba siya sabi ko? Yan, kunwari lang, si Christian, nililigaw mo pala si ano, Julia. Hindi niya gagawin niya, kunwari lang. Sabihin niyo agad sa akin, amen? Amen! Tatanga-tanga dyan. Para malaman agad natin. Kunwari lang, si ano, Christian pala, hindi ko alam mali yun. That's masasabihan natin, di ba? Amen? Amen! Ganun lalo sa alala, ha? Oh, kasi layo natin doon. Yan, so alam nyo na. So kasi malalantad yun. Ngayon, naintindihan ko minsan kasi hindi tayo naturuan. Kaya nga tinuturuan tayo ngayon. Amen? So malalaman at malalaman din yan, edi gawin natin yung the best na natin, magtapat na tayo. Again, kung may binabala tayong mali, tigilan muna. Ganun lang kasimple yan eh. Hindi man tayo dito nag-ano, di ba? Na gusto mong kastigawin yung kasi feeling self-righteous. Kaya hindi tayo ganun dito. So kaya again, ano yung katangian ng matapat na lingkod? Ano yung number one? Aware of the wiles of the enemies. So matapat ka, alam mong pinagkatiwalaan ka na something. Bahay man yan, kambing man yan, o ano ba, sasakyan, motor. Kung mapagkatiwalaan, alam mo yung mga kasira dyan, and therefore, alamin mo. Hindi ka tatanga-tanga. Amen. Eh, maglalakaw pala dito sa halala. Hindi mo alam. San Mateo, mas marami. Muntalban, mas marami. Amen? Amen. Eh, balita ko yung iba sa inyo, parang bold deal kayo kay na Brother James. Diba? Meron ba dyang kape? Meron ba dyang ano? Baka kayohan nyo, huwag yung kunin-kunin. Okay. So malalaman din niya. Kaya number two, mindful of the facts about your master. Especially sa Diyos. Iiangat na natin sa Diyos. So ano pa? O, dito tayo matatapos. So bukod sa alam lahat ng Diyos. Pag alam lahat ng Diyos, nagloko ka, ano mangyayari sa'yo? Itong kwento sa 4 to 7, itong ibig sabihin lang ito daw, huwag ka daw matakot sa mga pumapatay ng katawan kasi ano naman kaya nilang gawin eh. Mas matakot ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos, bukod sa kaya kang patayin sa katawan mo, pwede ka niyang lagay sa impyerno. Yan ang sabi dyan. So anong lesson natin dito? Kung again, kung ikaw ay kay lingkod at gusto mo maging maayos na lingkod, alam mo dapat ang master mo, alam niya yan. Pwede niyang ma-found out yan dahil ang businessman yan. Inaalam niya lahat ng bagay dyan. So huwag niyang tatago kung di ko mapaalam kay, ano, kay boss. Nako. And then, pamanggit ko kanina, nauna pala yung example ko, no? Yung qualified tip, ito yun eh, pasok dito yun eh. Alam nyo ba na yung police nga yung nakausap ko doon, sabi sa akin, Pastor, ano bang ano nito? Kaso nito, na qualified tip yan, matindi yan, Pastor, yung ano yan. Kasi ina-warning yan ako eh, kasi alam nyo nila, niloloko na iba eh. Pastor, baka may ito ganyan, mga sinaulo yan eh. Pastor, actually, dito lang ako, wala akong kasalanan eh, napagbintangan lang ako. Lahat ng nakakulong doon, yun ang sasabihin sa'yo, siyempre. Kaya ako, hindi, alam ko rin naman yun. But anyway, pag ang Diyos ang niloko mo, ano daw? Iba sa ating ganito, kunwari, i-general ko na lang, tapos na tayo dito, last na muna ito. Kailan lang, saan pa nabalitaan yun? Basta yung,
Basta may nabalita na sa customs, no? So, nabanggit ko na sa inyo dati, yung tito ni Ma'am Ian, nagtatrabaho sa customs, kaya mayaman eh. Yung binata pa ako, inoopera na ako ng ano, trabaho. Ngayon, patay na pala yun, nasa impero na yung malamang. Doon na siya lang siguro yun, ayaw eh. Magnanakaw eh. So, bakit sila, ang tanong doon, bakit sila nagnanakaw? Eh sa custom, kung alam niyo yung sistema dyan, pag hindi ka sumunod dyan, ikaw daw yung eh, gusto ng trabaho mo. Diba? Pag hindi ka nag-corrupt, hindi ka nagnakaw, yung boss mo, papatalsikin ka. Nakikinig niyo yan, yung mga excuse na ganyan. Magnanakaw ka ba dahil doon? Papatalsikin ka, paano yan? Yan dito, sa kanino ka matakot? Sa boss mo o sa Diyos? Yeah, kaya karami ng tao doon, ganyan yan, balance yan. Ang laki talaga ng kitaan doon kung gusto mo talaga si Raulo ka din. Kasi nga, yung mga smuggler doon, yung iba dyan, politiko pa. Natindihan nyo ba? Lalabang ka ba? Hindi. Kaya ang gagawin mo lang ngayon, tikom na lang ang bibig mo. Hindi mo sila isusumbong. Pero dapat isumbong mo. Ganun din yung mga classmate nyo, nangungopya. Ano nyo ba? Isusumbong nyo ba? Eh, gusuntokin ako nun. Hindi, sumbong mo pa rin. Gusuntokin ka niya. Another kasalanan na naman yun. Siya ang matakot sa'yo. Amen. Yun ang sabi ko yun dito sa inyo. Lalo kang matakot sa Diyos, yung sinasabi dito. Kaya kung tapat ka na lingkod ng Diyos, o kaya kahit lingkod ka ng sino, pinagkatiwalaan ka dyan, alam mong alam ng Diyos lahat, at alam mo din dapat na mas matindi pag siya ang nagparusa sa'yo. Yun ang gusto ko sabihin kanina. Kaya yung mga yun, isasisantahin ako ni boss pag ganyan eh. Eh pag, alam mo pag nagkabunyagan doon, iaano ka rin nun eh. Ang tawag dito? Sa English kasi, ang tawag nila doon, throw you under the bus. Yung sabi nila, yung talinhaga doon. Anong sa Tagalog yun? Pababayaan ka rin lang noon. Tingnan sa mga balita, ba't hindi napaparusahan yung mga matataas na opisyal? Samantalang alam din nila yun, sigurado. Eh kasi ang ipapain nila dyan, yung mga tao nila. Kunwari, tao ko si Joshua. Yan, sa custom. Ako yung manager, siya yung taga-check. Supervisor. Ba siya taga-check? Oh, tingnan mo nga yung mga papeles ni... Kunwari ito, mga Chinese ka naman, di ba? Kunwari, si businessman Lance. Ay, kilala sila, mayaman yan. Nagpapasok ng drugs ngayon, tsaka ng ano. Si Joshua yung check. May drugs ba dito? Hindi ka pwede magtanong lang, tingnan mo. Eh sabi nila sa'yo, huwag ko napansinin niya, may drugs siya, pero ito yung pera. Sabihin mo na lang, walang drugs. Nagkakaintindihan na tayo. Anong gagawin mo, Joshua? Ang tamang gawin mo, ano? Eh kaso, kinausap na rin pala ako ni Lance. Ako yung manager mo. Sabi ko kayo, Joshua, huwag ko napansinin yan. Lagay mo lang ganyan. Ganyan ang kalakaran sa labas. Kaya ngayon pa lang, eh pasal, ganun pala yung kalakaran eh. Kaya nga dapat hindi ka maging party nun. May pwede tayong gawin. Kaya ito, pinipris natin yung salitaan ng Diyos. Hindi lang yun. Kung talagang may ano ka dyan, alam mo, isumbong mo. Amen? Amen. Kasi bandang huli, eh pasal, papatayin ako niya. Pero is million-million ang usapan yan eh. Kanino ka matatakot? Kung ligtas ka naman, napatay ka, saan ka pupunta? Mabot ka takot sa, ano, mas takot ka ba kay, sino mo nga na dyan? Kilalang smuggler, man. Matatakot ka ba kay Atong Ang, sino man yan, di ko alam eh. O kay sa Diyos? Oh. O kaya si, yan, si Lance na lang, diba, sa halahala. Kunwari si Daddy, alam mo, matanda na si Daddy. Kunwari lang, si Alan J. Ang nakawa natin si Daddy, oh. Tanda naman na yan eh. Diba? Kahit pa hindi ka mahuli ni Daddy, ano? Alam naman ng Diyos yan eh. Kahit pa magkunwari ka, ligtas naman ako, sigurado ka. Sana nga, pero gagawin mo ba yung ganong katindi? Pinagkatiwalaan ka pa? Intindihan nyo ba? Ganon din ha, sa mga naliligaw, ganon. Sir, mamahalin ko yung anak niya, pero actually, pang ilan mo na ba yan? Una ko palang po ito, actually hindi. Dapat mapagkatiwalaan ka ng mga bagay-bagay. Kasi, yung nakakaalam sa lahat, matindi magparusa. Amen?
Dapat alamin mo yan kaya sa church, yan ang ginagawa natin, kaya lalim yung pinag-usapan natin, pati Diyos, pati la... Kasi kung nga nila nga, si Christian, na-attempt na pala siyang gano'n kasi may kausap siya sa school nila na, alam mo ba, madali lang manligaw eh, ang loko tayo, ganyan. Mga bata dyan, di nila alam yan. Oh. Kaya ngayon, pinapaalam ko sa inyo, naalam natin salita ng Diyos, kahit pa makalusot ka dito, ang Diyos alam yan. At pag nagparusya siya, according to your works, parang kanina, parang kahapon. So ang rewards, kasi dalawa yan, may rewards, then may follow din. Rewards din ang tawag ng Bible dun. Amen? Kaya huwag kayong magkataka, kaya sa Bible may death penalty kasi matindi yung kasalanan. Basta rin ka, ba't sinisigaw mo iba? Basta rin ka, matindi rin eh. Pag matindi yung kasalanan, matindi rin yung rebuke. Pag konti lang, late-late lang, konting ano lang yan, pasagi lang dyan. Amen? Hindi yung, wala ito, nag-fornicate ito, tapos ito, late lang. Mas galit pa ako sa late. Naintindihan niyo ba yun? Hindi, dapat tama. Sakto lang. Amen? Amen. Okay, tuloy natin mamayang hapon. Masana natututo tayo. Amen? Amen? Lahat tayo mapagkakatiwalaan sa ayaw natin sa hindi. Ngayon, iba naman yung pastor, wala nagtitiwala sa akin. Baka may problema ka rin. Tingnan niyo yun. Actually, wala nagpapautang sa akin. Walang nagtitiwala sa akin ng sasakyan. Walang nagtitiwala sa akin ng... Nanligaw ako kay sa anak ni Mang ano. Ba't ayaw sa akin ng tatay? Ba't ganun? Unfair. Baka hindi ka magkatiwalaan. Amen. Paano nyo naman alaman? Hindi nyo makilala. Eh, tinanong ka, may trabaho ka ba? Wala. Nag-aral ka ba? Hindi. Bakit? Tamad ako eh. Alam na hindi ka talaga magkatiwalaan. O ngayon, hindi mo pa rin alam. Ayaw pa rin tanggapin. Ayaw pa magbago. Ang sinasabi ko sa inyo, eh, pasto nga, simula ngayon. Magbabao, di patunayan muna na ilang taon. Ganun yan. Kaya iba sa inyo, ngayon yung pera, medyo iba yan eh. Pero, in a way, totoo rin yan. Kaya iba, pinapautang ng million-million. Kasi talaga namang, walang lusot yun. Ibig sabihin, matino naman to eh. But, alam nila, kikita lalo sila. Nung nagpautang sila. Amen? Amen. Ako yun. Diba? Kaya marami ako... Kasi alam nila, hindi ko siya tatakbuhan kasi alam ko yung batas at alam ko rin naman yung kalakaran niya. Hindi ko siya tatakbuhan. Amen? So, ganun din kayo. Amen? Amen. Kasi pagkatiwalaan kayo, maging matapat at matalino rin. Amen. Amen? Kaya mamaya, balik kayo. Huwag kayong mawala. Ha? Baka natakot na si Cyrus, baka hindi na bumalik. Kaya kung sino man. Sayang, wala si kami, no? Anyway... Atin na kasi yun. But anyway, let's pray. Yung iba gusto nyo, basitahin niya. Mag-hunting kami ng aircon eh. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa topic namin ngayon. Medyo di pa kami tapos pa ngayon. Nasa first two points pa lang kami. I pray. Malinaw naman. Iba naman dito. Mabait naman. But still, patuloy nakita namin sa inyong salita, dinidescribe ni Jesus dito kasi alam niya yun ang reality sa buhay, sa labas, sa loob minsan. Iba, hindi na pagkakatiwala, may dahilan. Panginoon, so I pray. Tapat kami lang din lang kami, yung mga anak namin, magkatiwalaan kami. Kung ano yung problema na hinarap namin sa ngayon, sa buhay namin, naharapin din nila. So nawa, nagkamali man kami, simula kayo, pagkatiwalaan nyo na kami, Lord. So, hindi kami sinungaling, hindi kami magganakaw, hindi kami bastos, hindi kami panlain, hindi kami mapanglamang, Panginoon. I pray na doon yung bawat isa, Panginoon, nasa amin sa mga bago dito, Lord. Mga bisita rin, I pray na kayo pong mag-turo sa bawat isa sa amin, yung likod, Panginoon, especially. Tawarin yung bawat isa sa aming kasalanan, Panginoon. May mga sapul kami dyan kanina. Minsan talaga normal, hindi ko maturuan. At I pray na habang na-insta kami sa inyong salita, Panginoon, mahalin namin tuloy, tanggapin. At lalong ganapan ng even more instruction, no? Katuwiran sa inyo, Panginoon. So yun lang. Balik naman yung mamayang hapon. Magpalain nyo rin aming fellowship. Ang aming pagkain, Panginoon. Nais lang sa naganda, Panginoon, as usual. Palain niyo, Lord, sila. At maganda yung aming maging fellowship. Again, yung pagkain, basbasahin niyo po. Kayo malulati. In Jesus' name we pray.